guys, ito na yung plano for this day. Itutuloy na natin yung ating extension ng solar panel. So, as you know, nakabit ko na yung mga rails. So, ngayon, ilalagay ko na yung dalawang additional na solar panel. So, una, itetest ko muna siya. Pero before that, kasi since walo na yung solar panel natin, mag-install tayo ng grounding wire. So, nakabili na rin ako ng ground lug. No, ito yung ground lug. So, meron na rin tayong grounding wire. Kung nakikita nyo, nasa dulo yung green and yellow na wiring, yun ang ikakabit natin. So, maglalagay tayo ng ground wire. So, ito na nga guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, ground wire. No? And then, kasi sa isang linya natin, dalawang rail yung pinagtutong natin sa splice. No? Ito yung splice natin. So, bawat isang linya ng rail, dalawang ground lug. No, tatalon siya in between splice. No? So, yung ground lug ko is 8. So, ito yung ground lug. So, 8 ganito yung ilalagay natin. And then, since ilalagay natin yung ground lug, kailangan kong tanggal, baklasin muna yung tig-isang panel magkabilang side para ma-insert natin yung ground lug. Sa gilid or sa ilalim, meron tayong slot doon. Ito na. So, install natin to. So, kalasin muna natin. Okay, so nakabit na natin lahat ng ground lug. So, each rail is one lug, no? In between splice. So, ayan siya. Ayan, no? Ayan, ground lug. Ground lug, splice, ground lug. And yung last set of ground lug and ground lug. So, next na natin lalagay is yung ground wire natin o yung ground cable. Oh, balat na yan. Balat na. Oh. So, ipitin natin dito yan. Guys, tapos na nating i-connect yung ating ground wire sa ating mga solar rail. So, ayan siya guys. So, yung dulo pala nito is kukonekta dun sa baba, dun sa ating grounding rod, no? So, ito siya. Para lang makita nyo. Yan siya. Yun. So, ganyan yung
ruta niya. So, nasa ilalim to ng solar panel. So, hindi natin to makikita. Pero ito, exposed to kasi in between panel siya. So, makikita natin tong wire na to. So, ayan. So, paano natin konekta yung ating grounding wire. So, pare-pareho yan, guys. So, ito yung dulo. Ngayon, ang next natin gagawin is ibabalik na natin itong inangat natin na solar panel. So, tatakpan niya ngayon yung ground wire dito na dalawa. Ito. And then, start na tayo mag-test ng ating bagong solar panel. Dito natin siya ilalagay. Okay, test muna tayo. Or moments later. Okay guys, natapos na natin itong extension natin ng solar panel. So, ito na yung ating finished product. So, total na 8 panel. So, kung nagtataka kayo bakit nakaiwalay siya, kasi i-design natin na dito maglalakad yung tao, hindi sa gilid. No? So, baka mahulog kasi tayo dun sa kapitbahay kapag naglakad sa gilid yung tao. So, instead na sa gilid, inuro ko na lang yung panel, sinagad ko as per kung ano yung length ng rail natin. And dito yung dadaan. Dito dadaan yung tao natin kapag ka maglilinis or mag-a-access dun sa ating roof. And as you know, nilagay na natin yung ground. So, yan yung ground wire natin, pababa. And alam nyo na, na-explain ko na kanina kung paano yung look niya. Yan yung ground wire. Then, sa ilalim ng panel yung isa. And then, inayos ko na rin yung wiring niya. So, nga pala. So, 8 panels to. Kung magtataka kayo kung paano connection niya, tayo, series parallel tayo. So, series meaning, 4 na panel, naka-isang series. Then, itong 4 sa dulo, yan ang isa pang series. Then, going to the main wiring, naka-parallel na sila. So, inayos ko na rin yung wiring yan. So, ito. Yan. Series to. Series. Series. No. Itong 4 na to, naka-series. And then, sa kabilang side naman, yan. Series to. Series. Series. Then, pagdating dito, yan, yung interface ng dalawang series, naka-parallel na siya. So, meron tayong Y connector. Bago, pupunta siya dun sa main line, papasok sa ating solar charge controller. Ayun mga sir, ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully, may natulong sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano mga sir, ma'am? Till next time!